Hello guys, good morning. RB Solar here. Ngayon po ay meron po akong ipapakita sa inyo. Naalala ko nung naglilinis ako, hindi ko pa po pala ito na i-share sa ating channel. Ito po yung isang lumang electric pan, ordinary electric pan po ito, pero kinonvert ko po siya ng DC. Ayan, ginawa ko po siyang DC pan kasi nasira na po yung motor nito, yung kanyang dating motor. So, nag-decide ako na palitan ng DC motor. Medyo malakas kasi sa konsumo yung ordinary pan, no? Yung 220. Eh, dahil meron naman po tayong mga solar panel, kinonvert ko na lang po siya ng ano, ng DC. Bumili po ako ng motor, yung ganito pong klaseng motor sa online. Ito po eh pang DC pan talaga. Ayan. Bumili po ako niyan, mga nasa 300 plus yata po ang bili ko nito. Ayan. At kinonvert ko po siya. Ayan siya. Ito pong motor na to, yan po yung pinalit ko, ito. Ito pong motor na to. Ito yung pinalit ko. At yan, nakakabit na po siya. Hindi ko na po na ipakita kung paano ko siya ginawa, no? Pero dito po sa ano, makikita niyo naman kung paano po siya naikabit. Ito po. Nilagyan ko po ng spacer, yan. Lagyan ko siya ng spacer dahil yung dating motor, di po ba, merong ano yun, merong metal core na ganito po kalapad. So, para sumakto po yung haba, ay lagyan ko po ng spacer. Pero ito pong kanyang oscillation gear, eh, hindi na po ito nagana, nasira na po talaga ito. So, pag napalitan po to, parang ganun din po. Parang ordinaryong electric pan, gagana po siya. Pero sa ngayon, sira po ito, hindi po ito nagana. So, yan siya. Ordinary electric pan lang po. Tapos, nilagyan ko siya ng ganitong klaseng connector para doon sa aking solar sa taas. Yan. Nakakonect sa taas na solar. Tapos, kinukunik ko na lang po siya dito sa connector na to. Ayan. At ano pa ba? So, ito po yung kanyang dating hélice. Yan. Kanyang dating hélice ito. Medyo may kabigatan po ito. To kaya pinalitan ko na rin po ito. Binalitan ko na rin. Bumili ako ng yung medyo magaan. Ito po. Bumili po ako ng medyo magaan na klase na hélice. Saktong-sakto naman po yan pag ating kinabit sa kanya. Parang ganun lang din. Sakto po yan. Tapos ayan, sakto naman po yan. At ito, lalagyan mo lang ng panghigpit. Lagyan mo lang siya ng panghigpit. Counterclockwise. Okay na siya. Mas magaan siya. Hindi hirap yung motor. Kaysa kung ito po yung gagamitin natin, mabigat po ito kasi makapal. Tsaka dahil matanda na, matagal na, ito medyo bumaloktot na siya ng hindi maganda. So, ayan. Ito na siya. Mamaya, testing natin dun sa labas. Lalabas ko yung solar panel, tapos ikakabit natin dito. Tingnan natin kung gagana. Itong mga switch niya, ginamit ko pa rin naman. No? Kanyang mga switch. Yun. Sige guys, mamaya testing natin pag mataas na ang araw. Yan guys, andito na tayo sa taas. Hindi gaanong mainit ngayon. Hindi gaanong malakas ang araw. Ayan o.
Eh, sinasabi ko na napansin ko nagkaroon ng discoloration itong ating isang solar panel yan. Yan yan ang nangyari sa kanya. Parang nagkaroon siya ng part na parang nag-init sa loob. So anyway, na-test natin na pumapatak na halos 20 watts na lang pero 30 watts ang rating. Pero may bultahe pa naman lumalabas sa kanya, parang kung di ako nagkakamali. 22 volts naman siya pero parang 0.95 amps na lang yung kanyang ipinuproduce. Eh, nung ano yon, nung mainit. Pero ngayon, medyo maulap, medyo makulimlim. Pero for the sake of testing, subukan natin kung kaya niya pang paikutin itong ating electric pan. See, yan. So, ito yung connector. Ito yung kanyang connector. So, ayan guys, titesting natin kung kaya niya pang paikutin itong electric pan. So, pabit natin. Ito yung negative. Tapos yung may marker ako na positive. Pero mahina ang araw ngayon guys. Mahina ang araw. Tingnan natin kung kaya niyang paikutin. Switch on natin. Yeah. So yun guys, umiikot pa naman. Pero ewan ko sa, kung nakikita niyo sa camera, napapaikot niya. Napapaikot niya ang ating electric pan. Medyo may hangin din naman. May hangin din naman siyang napoproduce. Pero mahina lang. Dahil una, hindi nga, sabi ko nga kanina, hindi masyadong mainit. Pero for the sake of testing, ito, gumagana siya. Ganyan ang setup ko guys. Ganyan sabi ko na merong solar pan. So, actually, ito yung pan na nakakonect lang sa solar panel. Kaya sinasabi natin solar pan. So, lipat ko siya dito guys sa isang malaki-laking solar panel natin, yung 50 watts. Lipat natin siya. Ayan, so, pansin nyo, tumigil. Ayan. Bumagal siya ng negative. Tapos positive. Ayun, medyo malakas-lakas siya kasi nga 50 watts 'yon. Malakas-lakas siya. Sarap ng hangin. Ayun. Ano niyo, nagkaroon din siya ng sound, no? Na indication na talagang lumakas yung hatak niya ng hangin. So ganito lang po ang setup, walang ibang nakalagay na device, direct yan. Pero may fuse po dapat yan, lalagyan natin ng fuse para mas safe tayo. Ito sa switch, meron din po tayong ginawa dyan. Kasi yung iba baka magtanong pa paano ko control yung speed. Kasi wala naman siyang speed controller. So, dalawang klase kasi pwede mong lagyan ito ng speed controller, electronic din. Yung iba naman ginagawa dito at katulad ng ginawa ko dito. Ang ginawa ko dito, guys, katulad din ng mga nakita ko sa ibang mga solar pan, gumamit ako ng diode. Naglagay ako ng diode na naka-series. So, kasi kada isang diode, nagkakaroon siya ng voltage drop. So, bumababa yung voltahe kada diode. Pagdating sa dulo, halimbawa tatlong diode yan na magkakasama, eh pag pinaka dulo nun, syempre pinaka mababa yung voltaheng lumalabas kasi nagkaroon na ng voltage drop. Kasi ganun lang din naman kung bubuksan nyo yung ibang mga solar pan, yun ang ginagamit nila. Pero kukuunti lang ang pagbabago ng speed, pero at least meron siyang pagbabago. So yung iba DC motor, ayan, sana hindi na ano ng hangin yung ating boses. No? Yung iba, DC motor, controller ang ginagamit. Yun, mas accurate yun. Mas smooth ang pagkocontrol mo ng speed ng motor. Hindi katulad ng diode lang, konti lang ang pagbabago. Pero, pwede naman. So, yun nga lang, ang isa pa rin factor, no, dito, ay nagbabago ang speed dito depende sa sikat ng araw na tumatama dito sa solar panel. Pag mainit ang araw, talagang mabilis ang ikot ng motor, malakas ang hangin na ipoproduce. Pero pag kumulimlim,
mahina din. Mahina din yung kanyang ikot. Pero so far guys, ayan, gumagana naman siya. Ito, kahit mag brown out ang ano, may electric pan ka, kami, ganun ang nangyayari. Kahit may brown out, meron kaming electric pan. Kasi dito sa atin, napakahalaga ng electric pan dahil napakainit. Lahat halos siguro ng bahay, merong electric pan. Kaya nga, pagka panahon ng summer, tumataas yung konsumo ng mga tao, ng mga bahay, sa kuryente dahil sa electric pan. Pero kung meron kang DC pan, wala kang problema. Ayan, at may solar panel ka, hanggat okay ang solar panel mo, may hangin ka. At ang limitation lang nito guys, pag dumating naman ang gabi, wala ka ng hangin sa gabi dahil wala ng araw. So, yun ang limitation niya. Kaya yung iba na merong solar setup, meron silang battery bank na mag-iipon sila ng kuryente sa umaga pamamagitan ng ng solar panel papunta sa battery, no? Siyempre dadaan niyo ng charge controller. So, ayun, sa gabi, pwede nilang gamitin yung na-i-imbak nilang kuryente sa baterya sa gabi. So, yun ang limitation niya. Anyway, guys, ayan. Yan po. Yan lang naman ang connection niya. Ayan. Kitang-kita, walang daya. So, yun lang guys. Sana may natutunan tayo. Once again, like, share, and subscribe kung nagustuhan nyo yung video natin para sa mga susunod pang content. And click the notification bell para ma-update din kayo kung meron tayong bagong video. Salamat!